walk in his path as Jesus showed us how. Magandang araw po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating mong pagpapatuloy ng seryeng ito tong pagninilay tukol sa Diyos. Ay ating pagninilayan ng saglit ang tanong na ito. Lahat ba ng tao ay naniniwalang may Diyos? No? Marahil sasabihin natin ay sana all, no? Sana nga, no? Pero ang katotohanan po ay hindi po lahat ng tao ay naniniwalang may Diyos, no? Hindi po sumasagi sa isip nila na may Diyos, no? Hindi po sa hinuhusgahan natin yung pagkatao ng mga taong yun na sinasabi lang natin yung mga nangyayari dito sa lipunan, no? Halimbawa, may mga tao na nagsasabing sila ay tinatawag na sa salitang technical agnostiko, no? Na sinasabi nila na hindi maaaring malaman ng tao na may Diyos, hindi kaya ng tao na may Diyos, na isipin na may Diyos. Meron naman mga tao na masasabi nating walang pakialam, no? Ewan ko, malay ko ba kung may Diyos, wala akong pakialam, huwag ba akong tanungin dyan. Meron din naman mga tao na tinatawag nating ateo. Pag sinabing ateo, yung mga taong nagsasabing walang Diyos, no? May dalawang uri ng mga ateo. Una, yung ateo sa tunay na buhay, yun yung mga tao na namumuhay na wari bang walang Diyos, no? At yung mga ateo sa simulain o theoretical o sa teoriya, no, ay ateo, no. Ang balintunan nito ay mayroong mga tao na maaaring technically sabihin na natin ay may relihiyon, maging Kristiyano man o anuman, no, ngunit sa nakakalungkot na paraan ay namumuhay na wari bang walang Diyos, no? Kaya ba ng tao ito? Kung kaya at kaya, siyempre hindi dapat, no? Pero sinasabi natin yung tinatawag na yung kakayahan ng tao. Kung minsan ang tao may kakayahan sa pinaka mabubuti at pinaka masasamang mga bagay, pinaka nakalulugod at pinaka nakakalungkot na mga bagay. Kaya yon, ang lahat ba ng tao ay naniniwala may Diyos? Marahil lahat naman tayo sasang-ayon na hindi. Sana nga all, sana lahat naniniwala. Ngunit, hindi. Pagpalain tayo ng Diyos. Walk in His path as Jesus showed us.